rin po natin si Mariel. Una kami nagkakilala ni Mariel, 20 years old pa lang 20. Kami. 18 years ago. Shucks, 38 na tayo. Magpa-40 na tayo. Road to 40 na talaga. Late 30s na. Ang dami na nangyari dun sa 18 years na yon. Ang daming nangyari. Ang dami. Sobra. From emotional maturity, motherhood, yes, married life. Chapters. Iba-ibang milestones. Iba-ibang milestones. Falling out, falling in. Ang dami nangyari. Reconciliation. Diba? It's sweeter the second time around. Totoo. Pero kasi yung first impression ko kay Mariel, nung na-meet ko siya nung 20 years old tayo, madaldal. Sabi mo maingay. Ano ba to ang ingay? Ang daldal. Kasi ang aga na doon ako sa bahay niyo. Nang 5 a.m. Yung unang bahay niyo pa sa Taytay. Alam mo, rumirenta pa lang kami doon. Ay, rumirenta. Alam, yes. Tapos I remember. Namin yun. Sobrang aga. Si Mami Pinti, yung gising. One-on-one kami ni Mami Pinti noon. Kasi inihintay ka nga na magising. Ang naalala ko noon, Ded, pumunta na kaming Canada. Ang challenge, magka-caregiver ka. So, 5 a.m. gising na kami. Umasok ka sa kwarto. Tapos ang dami mo nang sinasabi. Eh, alam mo yung kagigising mo pa lang, parang naalimpungatan ka. Sabi niya, ay, ito pala mga makeup mo. Ang grabe naman. Sabi ko, interview na ba? Start na ba to? Wala camera. Dire-diretso ka na nun. Yes. Dire-diretso kasi ka first time ko maka-encounter ng parang artista. Yun alam yung sabi mo, ganito yes, pala mga makeup mo. Ganun pa ng ganun. So kasi nga hindi ko alam, first time ko talaga yun. That was also my first out of the country for EXO Challenge. So I didn't know. At saka parang first few episodes ng EXO Challenge. So, hindi kasi ang dream ni Mariel maging the next ko, Claudine. Actress. The next Claudine Barreto. Yun talaga. Eh paano na pala sa hosting? Hindi ko din alam. Kasi akala ko artista talaga ako. Akala ko actress, acting, iyakan, sampalan, ganun. Pero paano nga napunta sa acting? Kasi ang una mong trabaho, MTV. Yes, yes. I did a drama series in MTV. Yun sa Singapore? Yes. Feeling ko international actress. At 19, 20 years old. Parang ano kami nun eh. Spice. Mm-mm. So, may action. Mm-mm. Okay? Oo, nakakaloka. May kantahan, bassist ako. Oh my gosh. Grabe. Paano ka napunta dun sa hosting? Nag-audition ako. Sa hosting. Kasi acting yung una sa acting. MTV. Acting sa MTV. Hindi hosting ng VJ ganun. No. Acting talaga. Mm. And then, mag-audition ako sa GMA under News and Public Affairs. Tapos may prompter, babasahin ko. Tapos yung time na yun, yung mga words na pinasabi sa akin, talagang malalalim na Tagalog. Rumaragagsang tubig, mga ganon. Kaya hindi ko makalimutan yung word na yun kasi hirap na hirap ako. Siyempre, fresh from Singapore, so makausap ko nga English. Tapos biglang ganon. So I thought I wouldn't get it. I didn't know anything. Ang sinasabi ko lang kung ano yung sinasabi ni Paolo. Pag sinabi ni Paolo, sabi mo, hello, welcome. Sabi ko, hello, welcome. Hindi, na-excite ka nung unang show mo. Sobra ako na-excite. I didn't know what I was doing. And at that time, I didn't really know so much about EXO Challenge. But at that time, EXO Challenge was the number one rating show. I was a kid. I didn't know much. It was when we did BBB na ginaida ko talaga ni Tito Boy. Doon mo na-realize na, ito pala yung ginagawa ko. Ito na yung trabaho ko. Kasi parang naglalaro lang nung una. Yes. Yung up late, naglalaro lang ako. Alam mo kung kailan ko na-feel na nagkatrabaho ako nung big night natin. Nung ang daming tao. Yung una natin sa expo. Pero alam mo, naalala ko, kaya tayo naging close, aside from PBB. Kasi alam niyo si Mariel, yung meron kaming news gag show sa gabi, kami nila Vong, nila Drew, si Mariel lagi nakikidinner sa amin. Every Monday yung taping nyo. Every Monday, sa Studio 10, may taping din ako ng sitcom. With Aga. Yes. So, syempre, dahil bago kang artista, hindi naman laging ikaw yung nakasalang, di ba? So, mahaba yung oras ko. Waiting. Every time may waiting time, nandun ako sa dressing room mo. Mm-hmm. Kaya naging close din ako kay Catherine dahil nandun din siya sa dressing room. Nanunood kayo ng Friends. At saka, wala akong laptop na may laptop sila. Nakikinig kami ng mga songs ni Catherine. Parang more than just the work, talagang nagkakilalanahan kasi pamilya mo yun eh. Mm-hmm. And hindi naman nagsashowbiz si Catherine noon. Hindi. Hindi pa siya showbiz noon. Wala. Studyante siya na UAP. Sumasama lang siya sa'yo. Tapos nagkakantuhan. Kaya naalala ko nung nag-artista si Alex, sabi mo, grabe, Catherine, artista ka na. Dati na sa backstage ka lang. Nanonood-nood ka lang ng mga TV shows. Exactly. Pero alam mo, meron akong hindi malilimutan na experience kay Mariel. So right across nun, lagi tayong kumakain dun sa restaurant na yun. May sinabi sa akin si Mariel, tapos to this day, even when we had falling out, laging sinasabi sa akin ni Catherine yun. Yung sinabi mong yun. Kasi patawid tayo nun.
Tapos naalala ko, wala akong friend pa sa showbiz kasi nga mahihiyain ako, hindi outgoing yung personality ko. Kasi ano tawag doon yung... Introvert. I didn't know for a long time. Hindi ko rin alam. Na introvert ka pala. That's only when I realized na yung... When I learned the word na introvert, introvert pala siya. Noon ko lang, parang lately lang nauso yung word na introvert. Pero nagsisimula ako sa showbiz, hindi ko alam yan. Kaya hindi ko rin maintindihan yung personality ko. Nasabi nila, parang tahimik siya, suplado siya, kasi patara siya. Pero hindi, kasi ganun lang talaga yung siya. Yung facade. But once you get to know an introvert, makikita mo na she has a personality na fun. Kailangan lang niya mag-warm up. So basta ito yung naalala ko noon, patawid tayo. Tapos, nandun sila Vong, sila Drew, sila Sir Leo, yung mga taga-WhatsApp, the news gag show cast. Patawid tayo, tapos malapit na tayo sa dish. Humarap ka sa akin, sabi niya, sabi mo, ganun sabi sa akin ni Mariel, oh my gosh, Tony, I just realized. Tapos sabi ko, ano? Ikaw ang best friend ko sa showbiz. Oh, talaga. Sinabi mo yan, tapos nakaganan ako, ha, talaga? Ikaw ang best friend ko sa showbiz. Yes. Tapos sabi ko, first time ko yun na makarinig na may someone na nagsabi sa akin na, ikaw ang best friend ko sa showbiz. Oh. Kasi nga, sa school, in high school, I was a loner. So wala akong naririnig na, oh, she's my best friend. Kasi nga, always alone. Yes. So nung sinabi mo yun, naalala ko, hindi ko alam reaction ko. Tapos umuwi ako sa bahay, sinabi ko kay Catherine, alam mo sabi sa akin ni Mariel, nung patawid kami, sabi niya, Tony, you're my best friend in showbiz. You know what? I don't remember that moment because I feel I was always vocal in saying that you are my best friend in showbiz. Sinabi mo yun, first time, 2005. Tapos, naalala ko nun when we had falling out. Ang first falling out namin ni Mariel was 2007. Tapos si Alex. Si Alex talaga, Team Mariel yan, all the way. Team Mariel, ang sinabi niya sa akin, naalala mo yung connecting banyo namin? Yes, yes, yes. So, nandun ako, tapos pumasok siya sa kwarto. Ate, I will always choose Mariel. Oh. Lagi niya sinasabi yan. Sinabi niya, I will always choose Mariel no matter what happens. Remember what she told you. She's your best friend. She's your best friend. Lagi siyang gano'n na gano'n. She's your best friend. Oh, natatouch ako because it's true naman talaga. Tapos di ba pag falling out, syempre pag in your 20s, pag falling out, no, hindi na, ayaw mo na, ganyan na. Tapos napasok ka na. Pero si Alex, lagi siyang ganun. She's your best friend. Naalala mo, sinabi niya sa'yo, best friend ka niya. So, I want you to treasure that yung sinabi niyang ganun. Oh, that's so sweet. So, nung alam mo yung nag-reconcile tayo, siya yung pinakamasaya. Oh. Kasi sabi niya, sabi ko sa'yo eh, kayo pa rin talaga Tapos nag-falling out nung 2010. Dalawa yung falling out namin ni Mariel. Yes, hindi ko makakalimutan yun. 2010 yung falling out namin ng pangalawa. Yun yung medyo mas matagal. Public. Yung first, yung 2007. It was a private. Private falling out. Alam mo yun, nag-hosting kayo pero may falling out pala kayo. Diba? Tayo lang nakakaalam. Kami lang may alam nun yung ano talaga, may something pala pero tuloy ang programa. Alam mo yun, tuloy ang show. Ang mga live shows. Ang mga live show tuloy. Pero yung 2010 yun medyo, yun yung alam nila na falling out. May falling out. Pero ang naalala ko naman dun, kaya we reconciled and it's sweeter the second time around, it's because of my parents. Alam mo sinabi ng mami at daddy ko? Tandaan mo, si Mariel ni isang event sa buhay mo, hindi nawala. Umaten siya ng premiere night, lahat ng concert mo, bumibili siya ng ticket. Sa music museum, nililibre pa niya yung mga yaya niya. Yung mga yaya niya, hindi ko alam kung fan ko. Mga apat sila, nakita ko katabi ni Mariel. Nakaupo sila, nanonood sila. Sabi ko, grabe, kahit music museum, nanonood si Mariel. Maliit na venue, malaking venue. Lahat inattendan niya. Tapos yung premiere night, hindi ko makakalimutan kasi sinabi ni Alex yun. Sabi niya, naalala mo nung premiere night, di ba, mag-holding hands ka pa dapat dun sa love team mo, tinawagan ka ni Mariel, Tony, may girlfriend na siya. Kasi nalaman ko na nag-aano-ano siya sa iba. So, siya yung una nagsabi sa akin. So, sabi ko, Mom, may premiere night ako. No, Tony, meron na siya talaga. Hindi matutuloy ang under the table na landian na magagana. Kasi meron na yan. Protektahan mo yung sarili mo. So, yung second ko was my parents. Tapos doon ko na-realize, my mom, my dad, si Alex was always for you. Lagi nilang sinasabi na if there's one friend na alam namin who's always been there for you, si Mariel yun. Sabay pa tayo nagbuntis. That's my ultimate favorite. That's my favorite. Remember when you said that you asked Sevi, what's your favorite memory of mom? Kasi inisip ko kanina on my way here, ano ba yung favorite memory ko namin ni Tony? Then I realized it was that. Na gano'ng kagrabe yung friendship natin na sabay tayo nagbuntis.
Imagine that. May picture pa tayong dalawa na buntis. Yes, yes, marami tayong picture na. Sabay din tayo nag-leave. Yes! Sabay tayo nag-leave. Eh, sabay kami na buntis eh. 2 months apart lang, makakanak na kami eh. Diba? Sabay tayo nag-baby shower. Yes, sabay tayo nag-baby shower. Alam mo yun? And even though they were telling you, I mean, si Alex, si mami mo, si daddy mo, I think nag-ano yung friendship natin, nung tayong dalawa na talaga, parang gusto na talaga natin na maging okay na talaga. Yeah. Alam mo yun? And I remember, I was invited to your bridal shower. Catherine invited me, but I didn't receive a wedding invitation. Pero nandun ka sa wedding? Yes, I was there. I didn't receive a wedding invitation. Sabi ko, oh my gosh, baka si Catherine in-invite ako, pero hindi niya alam na hindi ako i-invite ni Tony. Baka akala lang niya i-invite ako ni Tony. Pero of course, I was going to be there. I wasn't going to miss your bridal shower, so I was there. And then, the people were talking, and I didn't even know where the wedding was going to be because I had no idea. And then a few days after, the wedding invitation came. Tapos I was so touched kasi sabi ko, oh my gosh, in-invite niya talaga ako dun sa wedding niya. Tapos, dumating ako doon, galing ako noon, meron akong show sa Happy, na meron akong iba pang show. Tapos, galing ako doon sa show na yon. Tapos, dumiretso ako doon sa wedding. Tapos, yung wedding coordinate, yung nag-uupo, inupo ako, doon sa, may sitcom ka na ginagawa, doon home sa family na yon. Oo, hinila nila ako, nagpunta ako doon. Tapos sabi ko, noon nakasama ko sila Mickey C. Tapos sabi sa akin ni Tony, no, dito ka sa presidential table. Yeah. Kasi, so I was so touched. I was so touched kasi sabi ko, oh my gosh, ako yung kinoconsider niya na friend para ilagay sa VIP. You're very important exactly. to me. So sabi ko, even after all these years, dito pa rin ako. Ako pa din yung friend niya. Alam mo yon. So, kaya alam mo yung sinabi mo na tayo pa rin sa finish line. Na hindi nila nag-gets. Hindi nila naiintindihan. Akala nila tungkol sa ano-ano. Hindi tungkol sa politika yun. Friendship namin. Hello. Alam mo yun. Kasi ang daming pinagdaanan ng friendship talaga that I feel kailangan natin pagdaanan. Kaya mas malalim yung ngayon. Marielle is definitely a friend to anyone and everyone. Kaya naman alamin natin how Marielle is also to some of her very close friends. Oh. We were classmates when she started going to Zubel. New student, ganyan, very bibo. Siya si Ingrid ko. Lalapitan. Kasi syempre, ano siya new girl. English, speaking, ganyan, maganda, popular. Once you start talking to her, makikilala mo siya, and then you'll like her naman. And she's very likable. You like her naman. I actually spent my first Christmas away from my family. With her family in the States. So parang that's the yung first big adventure namin together. She's very thoughtful and she's very generous. Not just to her family, but also to us as her friends. She remembers the smallest things. She sends everyone gifts for Mother's Day, my parents' birthdays, my son's birthday, everything. Kaya it means a lot because in every special occasion that we have as a family, she's always there. Hi, Bess. I promise to text you at late at night and message you random things about what we're watching and who we like and who we don't like on our regular K-drama reports. I promise to love you as a friend, of course, forever and ever. I first met Marielle in fourth year high school. How did you get that? First time ko siya naging classmate doon. Pero mas nakilala ko siya nung nag-college kami. Si Ma is one of the popular girls in our batch. So, nakaka-intimidate talaga. Tapos, parang ang hirap lapitan. Pero she ended up as a exact opposite. Unforgettable. Nako, madami. Travels out of the country. Pang-core memories yun for our group of friends. Free siya to do all the things that she wants to do, places that she wants to go to. Si Marielle as a person, the first word that comes to mind is generous, very generous. Now that we're married and we have kids, she's so generous to my kids. Si Marielle went from high school to now, yung difference. She's more patient, she's more thoughtful, mas maalaga. Kung maalaga na siya before, mas maalaga siya now. Promise to Marielle as a friend. Siguro through thick and thin,
do know that I'm always here for you, supporting every endeavor that you that you'll undertake. Oh, thank you. Alam mo, totoo yan. Paano nyo kaya yun nakuha? Kasi yun talaga yung mga... Popular ka pala sa school, crush ng bayan. Yun ka. Ngayon ko lang narinig yun. Hindi, pero magiging popular siya talaga kasi ang ganda ng personality niya. Alam mo, lagi namin pinag-usapan ni Alex yun. Nung dalaga pa lang tayo, tapos nakita ka namin kung paano ka magmahal, hindi lang sa kaibigan, but to a special someone in your life. Lagi sinasabi ni Alex, sobrang swerte ng magiging asawa ni Mariel. Ganun kasi klaseng tao si Mariel. She gives everything and she gives her all. Kaya naman, pagbalik namin, samahan niyo ako. We will go on a tour sa bahay ni Ma.